ika-28 ng Mayo, Huwebes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, "Hindi sila lamang ang aking ipinagdarasal, kundi pati ang mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng salita nila. Maging iisa sana silang lahat, kung paanong nasa akin ka, Ama, at nasa iyo ako. Mapasa atin dinawa sila upang maniwala ang mundo na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ipinagkaloob ko naman sa kanila ang luwalhating ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya ng tayo ay iisa. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Kaya malulubos sila sa kaisahan at kikilalanin ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin at nagmahal ako sa kanila gaya ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ang ipinagkaloob mo sa akin, kaya niloob ko na kung nasaan ako'y makasama ko rin sila at makita nila ang kaluwalhatian kong kaloob mo sa akin sapagkat minahal mo ako bago pa man nagkaroon ng mundo. Makatarungang Ama, hindi kumilala sa iyo ang mundo. Kumilala naman ako sa iyo at kinilala rin ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinhayag ko sa kanila ang ngalan mo at ihahayag pa upang mapasa kanila ang pagmamahal mo sa akin at ako rin ay mapasa kanila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Maging iisa sana silang lahat kung paanong nasa akin ka, Ama, at nasa iyo ako. Mayroon tayong kasabihang, "No man is an island." Nangangulugan ito na nilikhang mag-ibigan sa pakikipamuhay ang tao sa kanyang kapwa. Bagamat iba-iba tayo ng pinagmulan, pagkakakilanlan, at mga ninanais sa buhay, mayroon tayong paghangad na makihalubilo sa mga taong ang layunin o interes ay katulad ng sa atin. Kung tayo ay kabahagi ng isang kumpanya o samahan, nakikiisa tayo sa hangarin ng kumpanya o samahang ito. Kabilang na tayo sa mga nasa isip ni Jesus bilang kaisa ng kanyang kawan, ang iglesia. Sa bahaging ito ng makaparing panalangin ni Jesus, dapat tayong magalak sapagkat ipinagdasal niya na tayo bago pa man tayo mabuhay dito sa mundo. Hindi tayo nag-iisa sa pakikibaka sa buhay. Kay tamis ang pagnanais siyang makabahagi tayo sa kadakilaang nakamtan niya. Waring inuulit ni Jesus sa atin ang winika niya sa 15 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, 2 linggo na ang nakararaan. "Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo." Kung dumating man ang panahon na magsawa o magduda tayo sa ating bahagi sa mundong ito bilang mga Kristiyano, basahin natin muli ang natitimyas na salitang ito ni Jesus. Magbigay sana ito sa atin ng kapanatagan na mahalaga tayo sa kabila ng ating mga kakulangan at kasalanan. Pagsasagawa. Gumawa ng listahan ng mga taong tumulong sa iyo sa pagpapalalim ng iyong pananampalataya at pagkilala sa Diyos. Mag-alay ng panalangin para sa kanila.